strength alone I'll overcome. And oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could my trust and find my glory in the power of the cross, in every victory. Let it be said of me, my source of strength, my to count my gains and losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the grace. I am redeemed.
Isang mabiyayang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa mga kapatid po natin na narito sa church as live audience at sa mga kapatiran po natin sa live stream na nasa kanilang mga tahanan. Ito po ang ating gabi ng panalangin at nais ko pong bago tayo magsimula para sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Bago tayo dumako sa mga panalangin, nais kong tayo ay yumuko at tayo manalangin sa ating Panginoon. Samahan tayo sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Lord God, maraming salamat po. Isang mapagpalang gabi ang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa mga kapatirang narito na po sa iglesia bilang mga live audience at sa technical multimedia team. Lord, maraming salamat na iningatan mo kami makarating sa dakong ito ng ligtas at sa mga kapatiran namin na nasa kanilang mga tahanan o saan man lugar, Panginoon, na naaabot, Lord, ng live streaming na ito, Lord. Nawa sa gabing ito ay upo kami, Lord, at nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya mo sa amin, sa kabutihan mo, Lord, na ikaw po ang nag-ingat sa amin sa lahat ng aming mga lakad, Lord. Inilayo mo kami sa kapahamakan. Maraming salamat din sa kalakasan at sa mga provision, Lord. Hindi ka po nagkulang sa amin. Sa lahat po ng aming pangangailangan, ikaw ang nag-provide. At nagagalak ang aming puso, Lord, na sa gabing ito ay makipakinig kami ng iyong salita, Lord. Nawa ang mga salitang aming maririnig, Lord, ikaw po ang mag-vindicate, Lord God. Hindi ko po kayang i-bless ang aking mga kapatiran, Lord. Subalit, ang banal na Espiritu Santo lamang, Lord, ang may kakayanan, Lord. Kaya inilalapit po namin, Lord, na samahan po kami sa gabing ito at ang aming mga puso ay mag-umapaw sa kagalakan habang nakikinig ng iyong salita, Panginoon. At kung ano man, Lord, ang mga nakita mong kahinaan namin, mga pagkakamali, pagkukulang, nagpapakumbaba lang po kami palagi at humihingi ng kapatawaran sa anumang aming nagawa, Lord God. Nawa ay maging mapagpala po ang gabing ito at tinataas ka namin. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Sa iyo namin, Lord, binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. So, muli isang magandang gabi sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At nais ko na tayong lahat po muna ay tumayo at dire-diretso na po tayo sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon bago po tayo dumako sa mga panalangin para sa mga prayer request na ibigay po sa atin. So, ang subject ko po sa gabing ito ay the price of redemption at tulungan po tayo ng ating Panginoon na mahayag po sa atin ang kanyang salita sa ang text po ay sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang 20. Sabi po dyan, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price, so nabanggit po dyan na mayroong halaga na binayaran, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 23, mababasa naman po natin, ye are bought with a price. Be not ye the servants of men. And then para po sa huling verse, talata, 1 Peter chapter 1 verse 18 hanggang 19. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Ang Panginoon po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo.
Muli, isang magandang gabi sa ating lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, medyo naninibago po ako na tumayo sa inyong harapan at magbahagi po ng salita ng ating Panginoon. Actually, matagal pong panahon na hindi po ako nakatayo dito at nakapagbahagi simula po nung nag-lockdown. At sabi ko nga ay naging malaking gampanin yung ginampanan ng ating pastor at ng multimedia team na nung nag-lockdown ay hindi tumigil ang mga gawain natin at lumawak ang naaabot ng ministry. So salamat kay Lord, lahat po yan ay biyaya ng ating Panginoon. At nung time naman na na-request ako na mag-share dahil nga naramdaman na rin ng ating pastor ang bigat nung time na nagkakaroon na rin siya ng panghihina sa laman, dahil alam natin nasa laman pa tayo, nag-confirm naman ako, kaya lang yun naman po yung time na natamaan din ako ng virus. At dalawang sunod po siya, katulad po ng tinetestify ko na parehas po yung naging resulta, naging positive. Pero that was September pa. And nakadalawang sunod po ako na na-quarantine. Sobrang tagal po na nag-stay ako sa home quarantine lang po, kasi yung mga facilities po that time ay walang vacant. Pero salamat po kay Lord, at alam ko hindi ko siya kino-question sa anumang mga nangyayari, dahil alam ko lahat ng bagay ay may purpose. At sabi nga sa isang believer, sa isang bride, walang masamang nangyayari sa kanya. Sabi nga, all things work together for good to them that love God. So, tulungan niyo lang po ako mga kapatid, at isama niyo po ako sa prayer habang nakatayo po ako sa gabing ito. At nawa ay maging malaya lang po na makakilos ang Holy Spirit sa ating kalagitnaan at sa mga nariyan po sa mga tahanan na maabot po ng mensaheng ito. So bago po tayo magpatuloy, gusto ko rin po share ng testimony ng pasasalamat sa ating Panginoon. At kahit meron pa rin pong restriction sa regulations, kaya nga namimiss din natin yung iba pa nating kapatiran, na kasi restricted pa rin po yung age ng minor at ng seniors, na from 65 above and 15 below ay hindi pa rin makapag-attend sa gawain. At yung numbers ay affected pa rin, hindi pa rin tayo makapag full capacity. Pero salamat kay Lord, dahil alam ko ay darating ang time, matatapos din ito. Wala namang bagay na nag-umpisa na hindi matatapos. Kaya nga, ang lahat ng bagay ay tinitiis natin, dahil alam natin na ito ay may katapusan. So salamat kay Lord. Maging yung men's fellowship nung Sunday afternoon, ay pinagpapasalamat ko. Almost kompleto po ang mga kalalakihan. Mga kalalakihan po na real men ng TLM church na ito. Siguro dalawa lang po yung hindi nakasama, at nag-enjoy po talaga ako sa fellowship at dun sa rides, kasi this time ito po yung follow-up men's fellowship namin na may kasama na siyang recreation. So nung gabi nag-bike po, at kinabukas nag-fellowship after nung biking, kinaumagahan nag-bike ulit. At sabi ko nga, napakainam na may ganong klase ng fellowship. So salamat kay Lord. Talagang nag-enjoy ako kahit since first time ko makasama ay nahirapan ako doon sa mga ahunin.
Talagang tagaktak yung powers ko at yung mga kasama ko nandun ay akay-akay ko yung bisikleta ko. Pero masarap siya. Sabi ko nga, masaya siya kahit mahirap, pero fulfilling at refreshing yung pakiramdam pag alam mong nagawa mo yung isang bagay na gusto mo rin ma-accomplish. Kasi balance nga eh. Ang ganda nung fellowship kasi nung nag-bike kami, pagdating doon sa taas, meron doon force at talagang elevated yung lugar. Hindi pa rin nawala si Lord doon sa aming recreation activities kasi nag-share pa rin si Pastor about balance. At para siyang Sermon at the Mount. Kaya blessing talaga yung araw na yon. So, I'm praying lang na masundan pa siya at maulit pa ng ilang beses. So, salamat sa ating Panginoon. Yan lang po yung mga ilan na gusto kong pagpasalamat. At ako po ay magtutuloy na sa subject. So, ito pong subject na ito ay pinag-pray ko din po at ito po yung binigay sa akin ni Lord. Hindi naman po talaga ako isang preacher o anuman, pero since niloloob po ni Lord na makatayo at makapagbahagi, ay nawa ay maging blessing po ito sa atin. So, sa mga binasa po natin, binabanggit po dyan na merong price, merong halaga na binayaran para sa ating katubusan. At ang keyword po kasi dyan ay yung price. Kasi ang main title po sana dapat niyan is priceless, and then subtitle po yung price of redemption. Pero ang nangyari po, yun na po yung naging subject, price of redemption. Dahil yun naman po yung isishare kong thought na meron pong binayarang halaga para sa ating katubusan. So, narinig ko rin po itong paksang ito na naishare na ng ating pastor bago pa nagkaroon ng lockdown. Siguro Wednesday din yata yun eh. Pero isishare ko po ito in some angle naman na binigay po ni Lord sa akin. So, when you say priceless, ang ibig sabihin po niyan, by definition po sa Webster, kasi kung sasagutin na po natin yung text, yung subject natin, price of redemption, kung siya ay nagde-declare, ano ang magiging sagot? Ano ba ang naging halaga ng ating katubusan? Meron ba makakapagsabi sa atin na ganito yung naging amount? So, yung pong keyword na priceless, yun na po yung sumasagot dun sa declaration na yun. At kung gagawin naman tanong po yung subject, how much is the value or yung amount ng price na binayaran? Kaya nga pumapasok po dyan yung word na priceless. At by definition nga po sa Webster, ang sabi po niya, it is a value beyond measure or without price. So ibig sabihin, hindi mo siya kayang sukatin. Hindi po siya yung word na literal na walang presyo. Kasi halimbawa po, binanggit paperless, ibig sabihin walang papel. Wireless, walang wire. Pag sinabi mong priceless, walang presyo. Pero hindi literal na walang presyo. Ibig sabihin, hindi siya kayang tumbasan ng salapi. Hindi siya kayang tumbasan ng halaga. Kaya binanggit po siyang priceless. Kung babanggit tayo ng similar na word para sa salitang ito, halimbawa, yung boundless, measureless, siya po yung mga term na maaaring mag-synonym dito sa
sa salitang priceless. Ibig sabihin, sobrang precious, sobrang valuable, na kahit anong maisip mo na pwedeng itumbas, hindi siya kakayaning tumbasan yung halaga na ito. At lahat ng bagay ay nagkakaroon ng halaga o value. So, isisingit ko lang po ito. Halimbawa po, kasi nadedetermine ang nadedetermine po ang halaga o amount ng isang bagay kung paano natin pinapahalagahan ito. Katulad po ng live streaming na ito ngayon. Maaring sa ilan, parang simpleng live streaming lang ito. Pero doon sa iba ay mahalagang mahalaga sa kanila ito. Katulad po sa bawat isang totoong anak ng Diyos na hindi siya masaya kapag sa gawain ay hindi siya nakakapakinig. Dahil kalakasan natin ito. Kaya nga, kung paano tayo nagpapahalaga sa bagay na ito, ay doon masusukat kung gaano ito ang halaga nito sa atin. Kung nasa live streaming po tayo ngayon at nasa mga kanya-kanyang tahanan po tayo, ay hindi po mararapat na i-treat natin itong live streaming na ito na gaya lang ng panunood ng K-drama na minsan may katabi kang chicheria, may soft drinks, o kaya isinasabay mo sa mga ginagawa mo, maring habang ikaw ay namamalansya, naka-livestream ka. So, we give divine reverence sa salita ng ating Panginoon kasi mamaya marirealize natin gaano ba talaga ang halaga na binayaran ng ating Panginoon para sa kaligtasan natin. At sabi nga, sinisikap natin na makabalik na sa live audience, sa gawain, dahil ayaw natin manatili sa comfort zone natin. Kasi yun nga yung nangyayari eh. Ang tao nagiging complacent, o ibig sabihin na kampante, o nagiging relax na siya. Nasasanay na siya na nawawala na yung effort niya o yung sacrifice niya. At hindi na siya nagdi-desire na mag-exert pa ng effort para sa paglago pa sa pananampalataya. Kaya mahalaga po na masikap din natin na kung may pagkakataon po tayo, at since nagbabalik na rin po yung ilan natin na makapag live audience sa gawain, ay sikapin din po natin. Sa mga kapatiran po na may kakayanan naman, ay ini-encourage po natin na makasama sa live audience sa gawain. So, ito nga po yung sinasabi ko, the value of something is determined of how much you are willing to sacrifice for it. So, madedetermine mo talaga ang value ng isang bagay kung hanggang saan ang kaya mong isacrifice para dito. Kaya nga, doon sa subject natin, makikita natin how much ang price na binayaran para sa ating katubusan. Kaya nga, maraming bagay eh para makita natin kung gaano ba ang value ng isang bagay para sa atin. Kung makikita natin kung ano yung mga sinasacrifice natin. Even this life, nataglay natin ngayon, di ba? Bawat hininga natin,
Kaya ba nating presyuhan ang hininga natin, di ba? Wala tong halaga na kayang itumbas dahil buhay po ito eh. Kaya nga pinangangalagaan natin yung ating katawan na huwag magkasakit dahil kapag nagkasakit, kahit maubos na yung kayamanan mo, gagastusin mo eh para lang sa kagalingan mo. Dahil iniingatan mo yung katawan mo dahil may buhay ito at kahit ang mga ari-arian mo, kakayanin mong gastusin para lang manumbalik ang kagalingan mo. So, yun po yung katumbas na halaga na pagpapahalaga natin sa ating natural life. And this is natural. So, how much more sa spiritual? At sabi nga, ano ba yung mga bagay na priceless na hindi kayang bayaran? At mostly, yan po yung mga bagay na hindi nakikita, katulad ng pag-ibig. Di po ba? Yung kapayapaan. Pwede ka bang bumili sa hardware ng 1 kilong kapayapaan? O kaya sa drugstore na 1 kilong pag-ibig? So, hindi po siya kayang bayaran. Even yung pagsasama ng mag-asawa, ang relationship, di ba? May price din yan, may value yan. At iniingatan niya, pinapahalagahan niya na wag mauwi sa wala ang mga pagsasama. So, maging ang mga anak, ang relationship sa mga anak. Minsan may mga anak para sa mga young people na minsan iniisip nila sobrang higpit ng mga magulang, sobrang higpit sa pagpapalaki sa kanila at ang gagawin, magtatampo, gagawa ng bagay na masasaktan ng magulang, pero walang magulang na gustong mapahamak ang kanilang mga anak. At kaya nila ginagawa ang mga bagay na yun para din sa safety ng mga anak. At mas gugustuhin mo pa ba na walang paghihigpit sa iyo ang magulang mo at papabayaan ka lang na gawin yung mga bagay? So, hindi po ganun ang nature ng isang magulang. Kaya po, ganyan po tayo magpahalaga para sa ating mga anak. Kahit ang mga, alam niyo po, yung mga, sa mga may pamilya po ngayon, yung pagpapahalaga sa pamilya, minsan hindi po siya naiingatan din. Katulad nga po ng ipagkakatiwala mo ba yung anak mo sa mga babysitter at sa halagang yun ay mako-compromise yung paglaki ng mga bata at very young age. Meron nga ngayon bata pa lang nakababad na sa gadget. So yung price po na yan, darating ang time, aaniin din po natin yan eh, kapag ka, hindi po naging tama na tayo bilang magulang mismo ang dapat on hand sa ating mga anak. Napag-alaman ko nga yung mga inventor mismo ng gadget, si na Steve Jobs, maging si Bill Gates, na naka-invento ng technology, yung mga anak pala nila, at the age of 16 pa, saka na-allow na makahawak ng mga gadget. So alam kasi nila na may epekto ang mga bagay na yun para sa kanilang mga anak. So sometimes, kailangan natin makita kung alin ba ang mga mas
mahalagang bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. We put more value spiritually, lalo na sa word. At anumang bagay na mahalaga sa'yo ay ginagastusan mo, di ba? Gumagastos ka ng halaga para dito. Halimbawa, kung nag-e-enjoy ka na mag-fishing, gagastos ka talaga ng halaga para dyan sa kung ang fishing rod mo mahal. Pero dahil mahal mo yung enjoyment mo na yun, meron siyang katumbas na halaga na kailangan mong gastusan. Halimbawa, sa recreation ng pagbabike, masaya kang nagbabike. So meron siyang katumbas na halaga na kailangan mong isacrifice para doon sa bagay na gusto mo, na mahal mo, na mahalaga sa'yo. So ang pinapoint out ko po is palagi pong may katumbas na halaga para sa bagay na mahal mo o mahalaga sa'yo. At bukod pa sa thought na madedetermine mo ang value isang bagay, kung gaano ka-willing mag-sacrifice para sa bagay na ito, is yung pagiging rare. Halimbawa sa supply and demand, di ba? Habang tumataas ang demand at mababa ang supply, saka ito mas nagiging mahal. So yun po ang isang factor para magbago ang halaga ng isang bagay. Ang mga diamond, hindi siya madaling hanapin eh. Hindi siya, marami lang dyan na katulad ng mga bato na anywhere meron dyan. Very rare ang diamond, maski ang gold, mga precious stones. Kaya ang mga bagay na rare o madadalang, ito ay nagkakaroon ng mas mahalagang value. So kung itatype po natin siya spiritually at sa natural, kung pag binasa po natin ng Proverbs 31, verse 10, sabi po dyan, "Who can find a virtuous woman for her price?" So binanggit po ulit dyan na merong katumbas siyang halaga. "For her price is far above rubies." So, inihalintulad ang isang virtuous woman sa isang bagay na napaka bihira at napakahalaga. Kaya nga, yun ang sinisikap natin na mapangalagaan lagi ang kababaihan, dahil ang woman types the church. At hindi po pangkaraniwan na makakita ka ng virtuous woman na puno-puno ng karakter. Kaya ang mga lalaki na makakasumpong ng babae na may ganitong katangian ay blessed po siya. Dahil hindi po siya pangkaraniwan. Si Ruth, paano siya nagustuhan ni Boaz nung nakita siya? Ano yung factor na nagustuhan sa kanya ni Boaz? Yung the way kinakandak ni Ruth kapag ka nandyan ang mga nakapaligid na lalaki. Kung paano mag-behave si Ruth sa
paligid habang nandiyan ang mga ibang lalaki. Kaya nga, mahalaga na maging virtuous ang virtuous para sa isang babae. At going back dun sa thought ng ating subject, sabi nga, kung merong halaga na kailangang bayaran, ibig sabihin, kapag ikaw pumunta sa sanglaan, tutubusin mo yung bagay na nakasanla doon, kailangan alam mo yung halaga ng bagay na tutubusin mo. At kapag binasa natin ang Genesis 1:27 para makita natin ang background, bakit ganun na lang ang halaga na ibinigay, pagpapahalaga na ibinigay ng Diyos para sa tao. Narito po yung isang dahilan. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. So alam natin na ang tao lang ang nilikha na kawangis ng Diyos. So ang nature at ang genes na meron ng Diyos, taglay din ng tao. Sa lahat ng creation, ang bagay na nanilikha ng Diyos na well-pleased siya, sinabi niyang very good, ay ang tao. So ibig sabihin, kung ikukumpara mo yung value o halaga sa paningin ng Diyos, ang tao ang pinakamahalaga sa Kanya. Kaya nga, maski ang mga anghel, mas mapalad pa ang mga anak ng Diyos, kasi kung value ang pag-uusapan o ang price, nung magkasala ang mga anghel, hindi niya tinubos eh. Hindi kayang kumanta ng mga anghel ng Amazing Grace. Dahil anong price ang binayaran para sa kanila? Pero sa Genesis na binasa natin, mapipicture natin na merong nature ang tao, kung halimbawa hindi pumasok nga ang kasalanan, is pareha sila ng ama. So ibig sabihin, kung ano ang price ng ama, at same sila ng gene, same sila ng nature, same sila ng character, at nanggaling yung ama sa, ayong galing yung anak sa ama, ibig sabihin, ganun siya kahalaga. Kaya nga, bilang anak ng Diyos, hindi natin dapat maliitin din ang mga sarili natin. Dahil nilikha tayo ng Diyos eh. Huwag nating isipin na apig-api tayo o hindi tayo mahal ng Diyos. Dahil kapag nakita natin in the end itong subject na ito, malalaman natin anong halaga ang naging katumbas nung ang tao ang magkasala. Ganong halaga ang kinayang gawin ng Diyos o ibigay ng Diyos para tumbasan lang yung halaga na mga anak niya. Kasi ang tao lang ang nilikha na nanggaling mismo sa Diyos. Kaya nga, anak siya eh. Sa natural nga mismo, yung anak mo, lahat ng features na nasa iyo, maski ang mga DNA mo, dala nung anak mo pag lumabas siya. At kung sa natural na pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak, gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak, sabi ng message, you multiply that a million times sa ating ama. Na kapag makita niya ang anak niya na mapapahamak, kung yun ngang natural, susuungin kapag ka nasusunog yung kanyang, nando sa panganib yung kanyang anak, ibibigay niya, isaksakripisyo niya yung sarili niya, hindi na baling siya ang masunog o siya ang malagay sa panganib, mailigtas lang ang buhay ng anak niya, di ba? Ganun kahalaga. Yan yung binabanggit ko sa unahan kanina na madedetermine mo yung value ng isang bagay
dun sa kung ano ang willing kang isacrifice para dun sa bagay na yon. At kung priceless nga siya, ibig sabihin, kahit ano ibibigay mo, wala siyang katumbas. Hindi siya basta-basta ang halaga. And bakit ganun ang pagpapahalaga sa atin ng Diyos? Yun nga yung binasa natin sa Genesis, dahil meron siyang inilagay sa atin na bahagi niya. Masasaktan siya kapag yung bahagi niya na yun napahamak, kasi nandun siya. Sabi ng Message dito po sa The Seven Compound Names of Jehovah, para makita po natin kung bakit ganun na lang ang pagpapahalaga ng Diyos sa tao. Sabi po dito, "And now, that's the kind of a meeting we want to have every time." Sabi po na ating propeta, "I preached to 100,000 and I preached to just 4 or 5 people, but I wouldn't be any more sincere with 500,000 than I would be with 5 people, because one soul is valued to God as 10,000 worlds." Ilan tayo ngayon na narito na nakarating sa live audience? Ilan na nakikinig ngayon sa atin sa live streaming? Gaano karami ang bride, ang mystical body ng ating Panginoon? Bawat isa dyan is worth 10,000 worlds. So, ganyan ang pagpapahalaga pala ng Diyos sa isang kaluluwa. Kaya nga, binabanggit dito ng prophet na kay marami, kay ilan man ang makikinig, mangangaral pa rin siya. Hindi siya titingin sa bilang, dahil para sa kanya, kahit nga ang isa, katumbas nito ay 10,000 world. Isang world nga lang, gano'n na ito kahalaga kung pepresyuhan mo ang price nito. Kaya nga, ganun kahalaga ang isang kaluluwa, isang anak ng Diyos. Kaya nga, pag nagbalik loob siya, di ba? Ganun na lang mag... Sabi, kung nabasa na natin at narinig na natin dito yung mga stories of redemption, sa 1% dun sa 100 ships, isa lang yon. Yung 10% dun sa coins na nawala nung babae, hinanap niya kahit isa lang yon. At yung 50% na dun sa prodigal son na anak na hinayaan ng ama na ma-realize niya ang halaga nito at bumalik. So every time may nagbabalik loob at may nasusumpungan, di ba ang sabi, laksa-laksang mga anghel sa langit ang nagdidiwang. So, gano'ng kahalaga yung bagay na yon na kapag nasumpungan, ganun na lang kasaya. Di ba? Kaya nga, yung halagang kailangan na bayaran para sa kaligtasan natin, ang sabi, walang dugo na kayang magbayad sa pagkahulog ng tao. Maliban na ang gumawa mismo ang siyang tumubos, ang may-ari na mismo ang siyang magbayad nito. Walang ibang makakapagbayad kundi yung mayroong kakayanan na tumbasan yung halaga na nire-required. Kaya nga, kung babasahin natin itong quote po, babasahin ko po sa Message na Law or Grace. Sabi po dito, "That same almighty great being humbled himself and unfolded himself and came into a body of flesh." So yung almighty nagpakumbaba at pumunta sa isang katawang laman that any man could touch with his hands. What's he doing?
claiming his road, trying to get into man. Then after he went and offered his own blood, when no other blood would do. No wonder he was the priceless price of heaven. So walang katumbas na alaga kasi siya ang Almighty. He was the priceless price of heaven. No wonder he was the king of all kings. When he unfolded himself and come down and submitted himself in the hands of sinful man to be beat and spit on. Na-imagine nyo ba yung price na pinagbabayaran ng ating Panginoon alang-alang sa tinutubos niya? Sa bawat isa sa atin yan. And hung on the cross and die. When he was standing there, someone said, when he said, I could call my father and send me 10 legions of angels. Kaya sanang gawin yun ng ating Panginoon eh. Na banggitin lang niya, iligtas na siya ng mga anghel niya. But my kingdom is not of this world. And there them crowd said, away with him, away with him. Why didn't he turn away and say, away with you? Here's the reason he couldn't, friends. Look at it. Them was his own children. Sarili niyang anak. To think of a man's children crying for their daddy's blood. Imagine niyo nga kung sarili mong anak, hihingiin yung dugo mo, kamatayan mo. Think of it, kung tayo yung nasa ganong kalagayan. There'd be nothing else I could say. Take me. If he refused to do it, his human, he lost his child. So, ito na yung halaga ngayon na tinutumbasan, tinutubos, pagtubos ng ating Panginoon para sa halaga nung tinutubos niya. Ayaw niya kasing mawala ang kanyang anak, his very creation, his human beings, and they was the one that was calling for his blood. Could you imagine the children calling for their father's blood? That's the reason he couldn't say no. If he said no, they were lost. Wala tayo ngayon dito kung umayaw siya. Hindi ko walang makakatayo sa atin kahit isa para i-declare ang kabutihan ng Diyos na mabuti ang Diyos dahil mapahamak tayong lahat. Walang nagbayad ng halaga para tayo makaligtas. That's the reason he couldn't say no. If he said no, they were lost. I'd die freely for my children and any other father would. Look what he was. His own children was crying for his blood. And the justice of law required blood. And the blood of sheep wouldn't do it. The blood of goats wouldn't do it. Blood of cattle wouldn't do it. But the blood of God. Walang dugo ang Espiritu Santo. Kaya siya nagkatawang tao. Hindi siya katulad ni Adan na kinuha sa inanyuan galing sa putik. Ang ating Panginoon Jesucristo dumaan sa kapanganakan, virgin birth, walang sensation. At ang dugo at laman na taglay niya is katulad ng sa atin. Kaya lang, hindi ito dumaan sa maruming sa paraan na reproduction na way ng beast, ng hayop. It is by spoken word kasi yun ang original talaga dapat na way ng reproduction ng tao dahil nung si Adan, ang tao nilikha ng Diyos, by spoken word. Wala po dyan yung sensation. Yun ay sa way po ng beast. At ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya dumaan sa ganun dahil ang dugo at laman niya, dugo at laman mismo ng Diyos. Kaya masasabi natin na naramdaman ng Diyos yung mga bagay na nararamdaman natin.
Alam niya kung paano mapagod. Alam niya kung paano magutom. Alam niya kung paano mahirapan. That great thundering person on top of Mount Sinai was here in flesh then. So, picture yan ng naandoon din sa Isaiah chapter 53 na brutal na kaparaanan na ginawa ng ating Panginoon at binayaran niya alang-alang sa atin. Kung i-imagine natin lahat yun, dapat tayo yung nandun eh. Nag-switch tayo ng position. Yung nandun dapat sa krus ng Kalbaryo o sa kamatayan, hindi dapat siya. Pero bilang ama, bilang pagmamahal niya sa atin, ang halaga ng katubusan, kahit ito ay ganun ka-precious, kaya niyang gawin. Kaya nga, beyond measure, priceless. Hindi siya kayang tumbasan ng anumang halaga. Ganun niya tayo pinahalagaan. Iniwan niya ang throne. Kahit ang reputation, hinayaan na niya na Diyos ako eh. Bakit ko gagawin yan? Bakit ako aalipustain ng nilikha ko? Bakit mismong tao na ginawa ko, papayagan ko, nasaktan ako? At ipako pa ako sa krus. Eh kaya ko nga silang sa isang salita lang ay tanggapin nila yung parusa nila. Pero ganun, kaya nga priceless siya. Yung price of redemption, grace po yan eh. Hindi kayang tumbasan ng halaga ang grace. Ganun siya kakontra sa law. Na ang law, idinidiin tayo lalo, pero yung grace na nandun sa redemption at walang makapagbayad ng halaga nito, binayaran ng Panginoon. Kahit sarili niya yung magiging kapalit. Diba? Gaano kalaking pagmamahal yan? Kaya nga yung John 3:16 na for God's, pwede na nga lang for God loved the world eh. Pero nandun pa yung extremity na so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung bagay na napakahalaga sa Kanya, kaya niyang isakripisyo para sa atin na bahagi din niya. Ganun po yung halaga ng katubusan na binayaran ng ating Panginoon alang-alang sa bawat isa sa atin. And how do we value that grace, that redemption na binayaran niya para sa atin? Kaya nga, sabi din ng Bible eh, kung mahal mo pa yung magulang mo, anak mo, ama mo, nang higit pa sa akin, di ka karapat-dapat. Sabi po dito sa message po na Queen of Sheba, you've got to forsake everything and you have to make your choice now. Are you ready to forsake everything to follow after Him? If God goes to putting a thirst in your heart, you'll forsake everything in the world. I walked away from my own father and mother, a home. I got a wife and 3 children sitting right out there now. If they would tell me no more preaching, eh yun ang binigay kay Brother Branham ng ating Panginoon, I'd walk right straight away from home. Yes, sir. As much as I love them, die for them right here easily. But Christ is all. He's my objective. And my motive to Him is to sacrifice everything that I have to follow Him. Whether I'm called a fanatic, whether I'm called a divine healer, a holy roller,
that ever it might be, I don't care for the things of the world, and I don't believe any Christian does. We want to follow Christ. That's my objective. Follow Him, lift Him up. That's what we need today, is people that willing to sacrifice. At madidetermine nga ang value ng isang bagay o ang price ng isang bagay kung gaano ang kaya mong isacrifice para sa halagang ito, sa bagay na ito. Kung halimbawa nga, meron kang isang bagay na gustong-gusto, pero hindi mo siya kayang bayaran, o kaya may mga pangangailangan, halimbawa, sa ospital, agaw buhay yung mahal mo sa buhay, walang kakayanan na magbayad, tapos merong lalapit sa iyo na magsasabing, huwag mo nang isipin yan. Sasagutin ko na yan. Ako na ang magbabayad. That is just natural type na merong sumagot ng bagay na hindi mo kayang bayaran. Nilibre ka. So yung mahal mo sa buhay na imbis na mapapahamak, sinagot na niya. Kung gaano man kalaki ang bill sa ospital, magkano man ang presyo nito, siya na ang nagbayad. Ano ang mararamdaman mo kung ikaw yung nasa kalagayan na yon? Gustong-gusto mo magkaroon ng bagay na ito. Sasakyan, ang sobrang mahal. Pero alam mo kailangan. May nag-offer sa iyo, binigay sa iyo, bayad na, paid in full. Gagamitin mo na lang. Papakinabangan mo na lang. Naturally, maski nga sa mga simpleng librihan lang, pag may nagbabayad sa iyo, gusto mo laging libre, laging may nagbabayad. Ano yung pakaramdam, di ba? Natutuwa ka kasi hindi ka nahirapan. Merong bagay na napunta sa'yo na hindi naman ikaw ang nagbayad, nag-effort, pero napunta sa'yo at nakinabang ka. So, imagine that spiritually na kaligtasan ang pinag-uusapan at ang halaga, walang kayang magbayad. Kaya nga nung si John, nakita yung aklat na walang makapagbukas, ganun na lang katindi iyak niya. Kasi redemption yun, nandun din siya. Sino magbabayad yan para sa akin at para ako din makaligtas, di ba? Sino ba yung nagbukas ng libro na yon? Ang ating Panginoon din, the Lamb. Di ba? How do you appreciate things na mga bagay na binigay sa iyo na hindi naman ikaw ang nagpakahirap para sa bagay na yan? Diba? Kung ikaw pumupunta sa nature, nagsasightseeing ka, nakita mo ang nature at na-appreciate mo, sobrang ganda nito. And that's the creation of God. Pero ang mas bagay na mas mahalaga na dapat mong ipagpa-appreciate is yung bagay na naririnig mo ngayon. Yung mga bagay na nakikita mo ngayon na na-amaze ka at nare-reveal sa atin na hindi mabuksan sa iba. Merong nagbayad niyan. Merong gumawa niyan. Kaya nabubuksan ngayon sa atin ang kapahayagan na to. Hindi naman natin to alam dati. Hindi naman natin alam ang stature of a perfect man. Wala naman tayong alam sa grace dati. Hindi natin alam ang redemption, ang salvation, na anak pala tayo ng Diyos. Yun yung mga bagay na mas dapat magpasaya sa atin, ma-realize natin. Those things are priceless. Yung magkaroon ka ng joy of salvation na ma-realize mo, anak ka pala. Isa ka pala sa dahilan kung bakit ganun na lang ang ginawa ng Diyos para sa ikaliligtas natin na kahit mamatay siya. So, in
In closing na po, maiksi na lang po ito kasi. Kaya nga, dapat makita natin kung gaano kahalaga itong bagay na natanggap natin. Sabi nga ng Matthew 16:26, di ba? For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Di ba? Walang bagay dito sa sanlibutan na kayang tumbasan ang halaga ng kaluluwa natin, kundi ang dugo lang ng ating Panginoong Jesucristo ang kayang magligtas sa atin. Sabi ng Matthew 22:36-38, kaya nga sabi po dito nung tinanong ang ating Panginoon, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. So, nire-require din ng Diyos na sa lahat ng bagay na pinakamahalaga sa atin, bigyan natin ng pinakamataas at pinakahigit na pagpapahalaga ang pagmamahal natin sa Diyos na siya ang unang nagbigay sa atin ng bagay na hindi kayang tumbasan ng ano paman. Kaya let's appreciate all these things na tinatangkilik natin ngayon, itong bagay na pagpapatuloy din ng gawain. Nabe-blessed po ako tuwing nakakapakinig ako ng pangaral din ng ating pastor habang pinakikinggan ko. Sabi ko nga ay sobrang gaganda ng mensahe. Sabi ko nga, kung hindi mo naman kasi mapipilit na kahit yung gustuhin mo na mabuksan ang kaisipan sa mga bagay na yan, hindi mo mapilit eh. Pero ikaw mismo sa sarili mo dapat maka-appreciate na of all the people na nakakarinig ng mensaheng ito, ng mensahe para sa huling kapanahunan ay nabuksan ng kapahayagan. Napakalaking biyaya po ito para sa atin ng ating Panginoon. So, salamat po sa ating Panginoon at diyan ko po tinatapos ang ating paksa sa gabing ito at nawa ay pinagpala po tayo ng ating Panginoon at isama niyo lang din po ako palagi sa panalangin. Sabi ko nga kung worthiness ang pag-uusapan, mas maraming karapat-dapat na magamit ang ating Panginoon. Pero kung nare-realize din natin itong nabasa natin ngayon, eh napakahalaga pala natin sa mata ng ating Panginoon eh. Kaya wag nating ding maliitin ang ating mga sarili at magpanalanginan po tayo sa isa't isa, magpalakasan na one day maabot natin ng perfection dahil nire-require dito ng ating Panginoon. At kung siya perfect, kailangan ang makasama niya, mga perfect din. Kaya siya ang gagawa ng paraan ng mga bagay na hindi natin kaya. So salamat sa ating Panginoon at kung nagawa niya ang bagay na yun sa krus ng Kalbaryo na ibigay ang kanyang buhay, ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. How much more yung mga panalangin natin ngayong gabi na ilapit natin sa kanya. At alam ko po, individually, meron po tayong kanya-kanya mga panalangin. So titingnan ko lang po kung merong nasend pa po na prayer request bago po tayo manalangin. Meron pong naiabot sa akin dito na dalawang prayer request.
Ipapanalangin po natin. So, wala na po. So, nais ko pong ipanalangin natin. Ito pong naiabot sa akin. Prayer po para kay Sister Net sa kanyang lower back pain at kagalingan din po para kay Sister Marina para sa kanyang stomach ache. So, naniniwala ako, maliit lang itong mga bagay nito kumpara sa kayang gawin ng ating Panginoon kung naibigay niya nga ang kanyang sarili at kasama na dun sa krus ng Kalbaryo na binayaran niya maging ang ating mga physical na katawan na maangkin natin ang kagalingan. At si Mami Net, marami na rin itong pinagdaanan na karamdaman. And yet, andito pa rin siya, nakakasama pa rin natin. At bagamat hindi natin makasama ng live audience, ay nakakapag-live streaming. So, salamat sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin sa gabing ito. Lord God, aming Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Sinamahan mo po kami, bagamat alam ko pong may mga kahinaan ng bawat sa amin, pero the way na narinig namin sa mensahe, Lord, kung gaano ang halaga na binayaran mo para sa bawat isa sa amin, paid in full, Panginoon, at hindi ikaw ang dapat na naroon sa kalagayan na yun, pero hindi mo po yun inalintana at in-express mo ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa bawat po na nakapakinig ng mensaheng ito sa gabing ito. Ikaw na po ang magpala at magbigay ng kalakasan, magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita hanggang sa mabuksan ng kapahayagan, Panginoon, at nawa ang kahuli-hulihang kaluluwa o binhi na bahagi ng iyong katawan ay makapasok na din, Panginoon, upang maganap ang aming katubusan, ang fullness ng aming redemption, ng body change, Panginoon. At maraming salamat din po sa patuloy na pag-iingat mo po sa iglesyang ito, sa pagpapatuloy po ng gawain, sa aming pastor, Pastor June Isguera. Salamat po sa pagbibigay mo po sa kanya ng kalakasan, ng wisdom, ng kapahayagan, at patuloy pong nakikinabang din ang iglesyang ito maging ang mga kaluluwang nanonood sa live streaming nasaan man dako ng mundo, Panginoon. Maraming salamat po na gumamit ka ng paraan upang mas malawak ang maabot ng ministry, Panginoon. Bless him, Lord, at ang kanyang pamilya at ang multimedia team, Lord, na ginagamit mo para makapagpatuloy ang gawain ito, Panginoon. At sa panalangin po na nasa aking nakarating po sa akin, Lord, sa aming kapatid po, Sister Net Maga, Panginoon, at nire-request niya po ang kagalingan para sa kanyang lower back pain, Panginoon. Naniniwala po kami na pinagaling mo na kami, Panginoon. Bawat latay na natanggap mo nung ikaw ay hinahagupit, Panginoon, ang isa doon ay para sa aming kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming great healer, Lord. Kaya inaangkin po namin sa gabing ito ang kagalingan po para sa aming kapatid, Sister Net. At sa mga oras na ito ay alam ko pong wala na ang karamdaman na nararamdaman niya sa gabing ito, Lord God. Maging ang aming kapatid po, Sister Marina Taguba, sa kanyang pananakit ng tiyan, stomach ache, Lord. Nandun po sila ngayon sa CMC Hospital. Lord, naniniwala din po kami na pinagaling mo na po siya, Panginoon. At ito po ay expression lamang para ma-reveal ang iyong attributes bilang dakilang manggagamot, Lord God. At alam ko po, Panginoon, na patuloy po silang naglilingkod din sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, sa kagalingan, sa nararamdaman ng aming kapatid, Sister Marina. At inaangkin po namin na magaling na ang pananakit ng kanyang tiyan. Maraming salamat po, Lord God, at sa mga
unspoken prayers na nasa puso ng bawat isang nakikinig ngayon, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Ikaw po ang kumatag po, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito. Pinagpala mo po kami at pinapasalamatan ka lang namin palagi. Tinataas ka namin sa iyong kabutihan sa paglipas pa po ng panahon habang palapit ng palapit ang araw ng iyong pagbabalik. Ikaw po ang patuloy na magpalago at magpaangat ng aming pananampalataya, Lord God. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Mahina po kami, Panginoon. Hindi po namin kaya sa aming mga sarili lang. Nawa ay ikaw po ang patuloy na magpalakas sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po muli, aming Ama. Dinadakila ka namin, tinataas. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. The price you paid. Thank you.
Amen. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. At tunay nga walang ibang, kaya nga malaman natin kung gaano tayo ka, kung titingnan natin yung analogy, ganun din tayo kahalaga, no? We're priceless, mga kapatid. Kasi priceless yung ginamit pambayad. So katulad ng ating narinig, mga kapatid, hallelujah, sabi nga, the price is the value, no, mga kapatid, na willing natin ibayad para sa isang bagay. Kaya kung priceless yung nagbayad, mga kapatid, at pinambayad, then we're priceless. Kaya nga, mga kapatid, kaya ang ating propeta, palagi ko ginamitan na nga lang ng ng para lang just to show, mga kapatid, kung gano'n rin tayo ka-valuable. Kaya sabi niya, for each soul, it is worth 10,000 worlds, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa biyaya ng ating Panginoon at mabiyaya ang ating Panginoon sa atin. So God bless you, Brother Mike, sa paggamit sa inyo ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Nakat naman, hindi pa. Okay, hallelujah, praise the Lord. So, God bless you rin, mga kapatid, sa mga naka-live, and see you po sa next live stream.